wisdom and the God of our Savior, Jesus Christ. Thank you.
Siguro ito ba tayo para sa panalangin sa ginito ang pabileo ng Diyos sa Sistong San Pablo. Ama namin sa langit, sa pasimula pa, tinawag mo na ang lahat ng tao upang matamo ang iyong katotohanan sa pamamagitan ng halimbawa ng iyong anak, di mabilang ng mga lalaki at babae ang tinaliguran ng lahat para sa kahalian ng Diyos. Sa perlas ng silangan, tinatag mo ang isang dalawigan na hindi lamang naging duyan ng mga bayani, bagkos na biliyayaan ng isang buhay na simbahan na nakatalagang magsiwalat ang iyong liwanag sa lahat ng tao may mabuting kalooban. Ipagkaloob mo ang panibagong pagbubuhos ng kapangyarihan ng iyong Espiritu sa lahat ng mananampalataya sa Diyosese ng San Pablo sa pagpasok ng lumang na simbahan sa ginto ang taon ng Pobideo. Itulong mo ang panahon ito ng paghanda ay maging panahon ng pagpapalitago ng pananampalataya, pagpapatibay ng pag-asa at pagsasabuhay ng halimbawa ng pag-ibig ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa kaparian ang pusong tumitibo tulad ng puso ni Kristo sa mga relihiyoso at relihiyosa ang tunay na kagalakan sa pagsasabuhay ng tunay na diwa ng mabuting balita at sa mga laiko lakas na maging asin ng mundo at diwalang ng sandibutan. Biyayaan mo ang lahat ng tao ng pangunawa at matatag na panindigan na ipagtanggol ang kultura ng buhay. Sa kapangyarihan ng Eucharistia, bigyan mo po kami ng lakas ng kalooban upang makasulong sa aming kinabukasan habang aming pinagninilayan at matututuhan ang mga aral ng kaparaan. Kasama ang Ina ng Diyos, pakilusin mo kami sang-ayon sa diwa ng katuruan ni Jesus ukol sa mapapalad upang maibahagi namin sa iba ang kagalahan ng lahat ng mga banal. Amen. San Pablo unang ermitanyo, patron at gabay ng Diyosesis ng San Pablo. San Martin de Porres. Having received this pledge of eternal redemption, we pray, Almighty God, that as the feast day of our salvation draws ever nearer, so we may press forward on the more eagerly to the worthy celebrations of the mystery of your Son's Nativity, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated. Mayroon lang tayong isang iminda na bagong miyembro ng Mother Butler Guild. Good morning, Father, New Reverend Father Jessie Somosierra, Junior, as President of Mother Butler Guild. I am presenting to you member of this unit, San Martin de Porres, and Sister Laari Giovanna, and your petition that your reverence admit her and proclaim her as such. Members of the St. Martin de Porres Parish Unit of the Mother Butler Guild, do you promise to lead a truly Catholic life? Yes, promise. Do you promise to uphold the faith and promote fidelity with the statutes of Mother Butler Guild? Then, by the virtue of the power conferred upon me as spiritual director of the Mother Butler Guild in this parish, I hereby admit you and proclaim you as members of the Mother Butler Guild with duties and with
his power in you and with prerogatives as such. The pain is the last of a mother mother you remember. It is the symbol of your commitment and pledge to serve as handmaids to the altar. The act of giving it to you symbolizes the unity that binds all officers and members together. Who made heaven and earth, and need your spirit. This is the candle ceremony symbolizing that the Mother Mater Mary, being not only a mandated organization, but now under the Church Ministry of Worship, works in its apostolate in close collaboration with the hierarchy. The light which I shall pass on to you symbolizes the light ever on fire, which shall burn for our God and our Church, the flame which shall warm us in our mutual world. I like this day of the love of God may ever be the spirit beyond all your works in this spirit. Members of this Mother Mother Guild, the Little Sea Martin Forest, be equal to your solemn pledge. May Christ, our supreme leader, and our blessed Mother, enlighten, help, and bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I am officially welcoming you into the sisterhood of the Mother of God. God be the Lord. Para po sa ating misa sa December 24, well, yung po, of course, yung 3:45 na misa ni Dalo, yung ating midnight mass ay 10 o'clock. 10 o'clock po ito? Hindi po ito yung 9 o'clock na? Sa New Year po. Ha? Yung New Year po. 10 o'clock, midnight mass.
December 21, pamisa po natin ay 7 o'clock a.m. at 8:30 a.m. Ito lang po yung mga misa natin sa December 24. Kaya take note po no, na wala po tayong misa sa hapon, katulad po ngayon, wala rin tayong misa sa hapon. Yung regular schedule natin will be on the next Sunday. So, paagi nito, no? Yung ating pong simbang gabi, para din po sa kalaman ng mga hindi na si simbang gabi, ay para po panyaya natin para gift-giving items natin. No? Corned beef, 3-in-1 coffee, noodles, bath salt, detergent bar, toothpaste, toothbrush, towels, rice, toyo, sofa, patis, and toys. Baka gusto nyo po tumulong para po sa mga kapatid natin na hindi na nangailangan na maregaluhan natin ngayon kapanahonan ng Kapaskuhan. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga programa at mga proyekto. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and ask for God's blessing. May the Almighty and merciful God, by His grace, may praise your faith in the first coming of His only begotten Son. And here before His coming again, sanctify you by the radiance of Christ's advent and increase you with His blessings. Amen. As you run the race of His present life, may He make you firm in faith, joyful in hope, and active in charity. Amen. So that rejoicing now with the motion of the Redeemer's coming, in the flesh you may be known the rich reward of eternal life, when He comes again in majesty. Amen. May the blessings of Almighty God be with you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God.
sad father. Ay, sorry naman. Down.